Mabuhay! Kumusta kayong lahat? Ngayong araw na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang tungkol sa pananaliksik, ang katangian ng pananaliksik at katangian ng mananaliksik at ang kanyang pananagutan. Bago yan ay manalangin muna tayo, Panginoon. Salamat sa oras na ito. Salamat po sa buhay at biyaya. Salamat sa aking karunungan na ibinibigay ninyo araw-araw. Sa pagbahagi po ng araling ito, Panginoon, dalangin ko ang iyong gabay. Ikaw nga po ang manguna sa lahat ng aking sasabihin. Itimo mo po ang kaalamang nararapat sa nakikinig upang magamit niya ito sa mga susunod na pag-aaral. Maraming salamat, Panginoon. Ito ang aking dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pananaliksik ay pagsisiyasat, pag-uobserba at kritikal na pagsusuri upang matugunan ang mga katanungang gumugulo sa isipan o mapatunayan ang isang isinasagawang pag-aaral. Ang pangunahing layunin ng pananaliksik ay para sa preserbasyon ng mga pag-aaral at pagpapabuti ng kalidad ng pamumuhay ng mga tao. Ano-ano ba ang mga katangian ng isang pananaliksik? Una, may sinusunod na proseso ang pananaliksik o meron siyang pagkakasunod-sunod ng mga hakbang tungo sa pagtuklas ng katotohanan, solusyon ng suliranin o ano pa mang nilalayo ng pananaliksik. Pangalawa, dapat hindi mabago ang mga variable na sinusuri, lalo na sa mga eksperimental na pananaliksik. Pangatlo, kailangan maging katanggap-tanggap ang mga pamamaraang ginagamit. Maging ang mga datos na nakalap. Pang-apat, ang pananaliksik ay mapanuri. Sa pananaliksik, ang mga datos na nakalap ay kailangang suriin ng kritikal upang hindi magkamali ang mananaliksik sa paglalapat ng interpretasyon sa mga datos na kanyang nakalap. Panglima, ang pananaliksik ay kailangang obhetibo, logical at walang pagkiling. Wala siyang kinikilingan. Lahat ng tuklas o findings at mga konklusyon ay kailangang logical na nakabatay sa mga empirical na datos at walang pagtatangkang ginawa upang baguhin ang resulta ng pananaliksik. Pang-anim, ang pananaliksik ay gumagamit ng mga quantitative o statistical na metodo, pamamaraan. Ang mga datos ay dapat mailahad sa pamamaraang numerical at masuri sa pamamagitan ng statistical na treatment upang matukoy ang kanilang gamit at kahalagahan. Pang-pito, sa katangian ng pananaliksik, ito daw ay isang orihinal na akda. Pag sinabi mong orihinal, ay sariling likha. Maliban sa historical na pananaliksik o yung mga tinatawag natin na mga kaugnay na pag-aaral, ang mga datos na nakalap ng mananaliksik ay sarili niya. Sariling tuklas at hindi mula sa panulat. Tuklas o lathala ng ibang mananaliksik. Idagdag pa na ang datos ay kailangan nagmula sa mga primary sources o mga hanguang first hand. Okay? Pangwalo, ang pananaliksik ay isang accurate na investigasyon, hindi nagbabago. O obserbasyon at description, bawat aktibidad na pampananaliksik ay kailangang isagawa siya ng tumpak. Pawang katotohanan ng ang tuklas ay humantong sa paglalahat na siyentipiko, yung tinatawag na scientific generalization. Lahat ng konklusyon ay kailangang nakabatay sa mga aktwal na ebidensya. Meron kang pinagbabasehan. Pang-siyam, ang pananaliksik ay matyaga at hindi minamadali. Hindi yan minamadali upang matiyak ang katumpakan o yung accuracy ng pananaliksik. Kailangan pagtiyagaan ang bawat hakbang nito. Kaya nga may hakbang ang pananaliksik, di ba? Kabanata 1, kabanata 2, kabanata 3, kabanata 4, hanggang 5. Ang pananaliksik na minadali at ginawa ng walang pag-iingat ay kadalasang humahantong sa hindi matitibay na konklusyon at paglalahat. Pang-sampu, ang pananaliksik ay pinagsisikapan. Walang pananaliksik na naisasagawa ng walang pagsisikap. Kailangan itong paglaanan ng panahon, talino at sipag upang maging matagumpay ang iyong pag-aaral.
Okay, sunod, ang pananaliksik ay nangangailangan ng tapang. Kailangan ng tapang ng isang mananaliksik sapagkat maaaring makaranas siya ng mga hazard o discomfort sa kanyang pananaliksik. May mga pagkakataon ding maaari siyang dumanas na ding pagsang-ayon ng publiko at lipunan. Siyempre, hindi naman lahat sumasang-ayon sa iyong pag-aaral. Kaya kailangan ang iyong pananaliksik ay may tapang na harapin ang iyong sinasagawang pag-aaral, kaya mong depensahan. So, ang pananaliksik, panghuli, ay maingat na pagtatala at pag-uulat. So, maingat na maingat tayo sa pagtatala o ng mga mananaliksik sa pagtatala at pag-uulat. Bakit? Dapat lahat ng datos ay maingat na naitala dahil ang maliit na pagkakamali ay maaaring makaapekto yan sa mga tuklas na isinasagawa ng iyong pananaliksik. Okay? Dumako naman tayo ngayon sa mga katangian ng isang mananaliksik. Kailangan maging masipag, sistematiko, maingat, mapanuri o kritikal. Isa-isahin natin. Kailangan ang mga nagsasaliksik ay taglay ang kasipagan, bawal ang tamad, lalo na sa pangangalap ng mga datos. Di lamang sa iba't ibang aklatan, dapat siya ay magpunta at magsaliksik. Ibig sabihin, palawakin mo ang iyong kaalaman. Palawakin ang kaalaman ng isang mananaliksik para marami siyang maisuporta sa kanyang pag-aaral. Maging matyaga, kailangan mahaba ang pasensya. Bakit? Hindi mo siya pwedeng madaliin, di ba? Kailangan maging matyaga ka para sigurado ang kalalabasan. Sunod, sistematiko, dapat pagsunod-sunurin, o di ba? Kaya nga kanina nabanggit ko, may mga hakbang na dapat. So kung ikaw ay nasa hakbang 1, kabanata 1, mag-focus ka muna doon. Huwag ka munang lumagpas-lagpas. Okay? Kung nasa kabanata 1 ka, kabanata 1, edi focus ka muna doon. Ngayon, kung meron kang na-encounter agad-agad na para sa mga susunod na kabanata, isang tabi mo muna. Standby, ika nga. So maging sistematiko. Sunod ay ang pagiging maingat. Maingat kailangan at merong sapat na katibayan ang anumang interpretasyon na ginawa sa pananaliksik. Tandaan natin na yan ay isang pag-aaral. At dahil pag-aaral yan, maraming magkaka-interes na basahin yan. Kaya kailangan maging maingat ka dahil ang mga babasa niyan ay meron ding mga kaalaman tungkol dyan sa sinasaliksik mo. Sunod, maging mapanuri at kritikal. Kailangan maging kritikal na mapanuri upang ang mga ideya, datos ay maging kapani-paniwala. Kasi nga, pag binasa yung ibang mga mananaliksik o ibang mga tao na may mga hangad sa larangan ng pananaliksik, abstract pa lamang ay hinihinto na nila ang kanilang pag-aaral. Diba? Kabanatawan pa nga lamang ng isang pananaliksik ay kaya na natin talagang gawa ng abstract. Diba? O yung pinakabuod ng isang pananaliksik. Ngayon, kung madiskubre nila na ay parang wala namang katotohanan ang nilalaman nito o hindi makakatulong sa akin, hindi na niya pagtsatsagaan pang basahin. Okay? Dumako tayo ngayon sa mga pananagutan ng isang mananaliksik. Una, dapat kinikilala ng isang mananaliksik ang lahat ng mga pinagkuhanan niya ng datos. Diba? Yung mga references dapat meron tayong nilalagay. Pangalawa, bawat hiram na termino at ideya ay kanyang ginagawa ng karampatang tala. Lahat yun ay nakalagay. Sunod, hindi siya nagnanakaw ng mga salita ng iba. Kundi, sinisipi ito o kinukopya at binibigyan ng karampatang pagkilala. Ilagay mo naman yung pangalan niya kung sino man yung pinagkuhanan mo ng iyong mga kaalaman. Kadalasan, syempre, kumukuha tayo ng mga karagdagang kaalaman sa mga eksperto na o yung mga kilala na talaga dahil may alam na sila. Sunod, pinakahuli, dapat ang isang mananaliksik ay hindi nagkukubli ng mga datos. Ibig sabihin, hindi mo itinatago para lamang palakasin ang iyong pananaliksik o pagtibayin mo ito. Bawal magtago ng mga datos. Diba? So,
Ano pa karagdagan noon para ikiling daw ang pag-aaral sa isang partikular na pananaw. Ibig sabihin noon, dapat hindi mo siya ikukubli, hindi mo itatago kung ano talaga ang iyong pag-aaral, kung ano ang lumabas, yun ang ilabas. Ayon yan sa pananaw ni Atienza et al. No, 1996. Okay? Tingnan natin ngayon ang usapin tungkol sa plagiarismo o plagiarism sa Ingles. Ayon kay Atienza et al. 1996, ang plagiarismo daw ay pangungopya ng mga datos, mga ideya, mga pangungusap, buod at balangkas ng isang akda. Pwede rin programa, himig at iba pa. Hindi kinikilala ang pinagmulan o kinopyahan niya. Ito ay isang uri ng pagnanakaw at pagsisinungaling. Dahil hindi mo, dahil inangkin mo ang hindi iyong. May narinig pa nga akong isang kasabihan o sa commercial. Ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Saan kaya galing? Medyo sikat na tao, ano? Okay, isa itong seryosong paglabag sa Republic Act number 8293 o Intellectual Property Code of the Philippines. So, iwasan natin ang plagiarism. Plagiarismo. Okay, paraan daw o nagtala si Atienza ng ilang mga halimbawa ng plagiarismo at isinama niya na din ang kaparusahan na pwedeng ipataw sa isang plagiarista. Ito ang mga halimbawa. Una, kung ginamit ang orihinal na termino o mga salita na hindi ipinaloob sa isang paniti o hindi itinala ang pinagkuhanan. Isang halimbawa ng plagiarismo. Pangalawa, kung hiniram ang mga ideya o mga pangungusap ay binago ang pagkakapahayag o tinatawag nating paraphrasing, ngunit hindi kinilala ang pinagmulan. Pangatlo, isa pa rin halimbawa ng plagiarismo kung namulot ng mga ideya o mga pangungusap mula sa iba't ibang akda at pinagtagni-tagni ang mga ito, ngunit hindi pa rin kinilala ang pinagkunan o pinagmulan. Okay. Sunod, kung isinalin ang mga termino, ideya, pahayag at dahil nasa ibang wika na ay inangkin na. Kumbaga, sinariling niya na talaga at hindi na din itinala na salin lamang ang mga ito. Ang pagsasalin ay talagang kadalasan nating isinasagawa yan. Diba? Para nga mas maipaliwanag natin sa babasa, yan yung pagsasalin. Pero kasama dyan na kapag ikaw daw ay kumuha ng ideya, termino, tapos isinalin mo, kailangan mo pa rin magbigay ng credits kung kanino mo ito kinuha. Sunod, kung hinakaw mo ang bahagi ng isang disenyo, balangkas o yung himig, kahit yung himig man lamang at hindi kinilala ang pinagkunan mo bilang inspirasyon. At ang huli, kung ginamit ng isang mananaliksik ang mga datos na pinaghirapan ng iba at pinalabas niyang siya ang nagkalap ng mga datos na ito. Yan ay mga maituturing na paglabag. Okay? So ano nga ba ang magiging parusa ng plagiarismo? Una, kung ikaw ay isang mag-aaral, makakatanggap ka ng gradong 5, depende sa paraan ng paggrado ng mga paaralan. O lalabas na lagpak ang isang estudyante. Bagsak siya doon sa asignaturang yon. Pangalawa, kung ang estudyante naman ay napatunayan na talagang mabigat, maaari siyang mapatalsik sa universidad. Pangatlo, maaari din siyang tanggalan ng degree. Kung halimbawang siya ay tapos na sa kanyang pag-aaral at nabalikan na ang kanyang pananaliksik ay may kaso, maaari siyang tanggalan ng kanyang degree. At ang pinakahuli sa lahat, maaari siyang ihabla. Pwedeng pagmultahin at pwede rin naman siyang makulong. Pinakamabigat na kaso yun. Okay? So, iwasan ang plagiarismo, yun ang pinakamahalaga. Sabi nga, sa pananaliksik daw ay merong mga sinusunod na etika o ethics. Katulad ito ng anumang disiplina na may istriktong code of ethics na ipinatutupad. Sa etika ng pananaliksik, itinuturing na napakalaking kasalanan ang plagiarismo.
Dahil sa kabigatan ng kasalanan ito, napatalsik daw ang isang dekano o dean sa Ingles sa isang universidad. Natanggalan ng degree ang isang nakapagtapos na ng doktorado, doctorate, nawala naman daw ng kredibilidad ang isang tanyag na eskolar. Hinabla sa korte ang isang producer ng isang programa sa telebisyon. Ang lahat ng yan ay nanggaling kay Atienza et al. Noong 1996. So tandaan na sa plagiarismo, may mga tagubili na dapat nating isaisip. Ayon pa rin yan kay Atienza et al. Noong 1996. Walang nagtitiwala sa isang magnanakaw kung matuklasan na ang isang pananaliksik ay nangopya. Sapat na ito para mabura ang lahat ng iba pa niyang pinagpaguran. Nakakalungkot. Hindi na kapanipaniwala ang kanyang saliksik at hindi mapagkakatiwalaan pa ang kanyang mga gawain. Parang sinira na niya ang kanyang pangalan at kinabukasan. Kaya iwasan natin kung tayo ay gumagawa ng pananaliksik, magbigay tayo ng tamang pagkilala. Maraming salamat sa Panginoon. Magkita-kita tayong muli sa aking susunod na video. Paalam!